Oh, ito. Ayan, oh. Meron na siyang play. Okay. Oh, hindi na siya umagod. Hindi umagod yung kanyang bulong kapag ka naandar yung kanyang engine. Siyempre, napalitan na ng bago eh. Diba? Sana all. Okay, yan mga lods, no? So, magandang hapon ulit at welcome sa aking channel Monlyworks88. So, meron tayong Miusol dito na na-stack dito sa ating shop isang linggo na nakakaraan. So, dinala ng may-ari dito na ano, pupugak-pugak. So, hindi siya makahagod ng maayos dahil napugak-bugak siya. So, ngayon, chinunap natin siya. Nilinis natin lahat ng kanyang air filter, kanyang air cleaner. Tapos, nilinis natin yung carburetor. Tapos, naayos na natin. Tapos, nung ating tinutono, so, maayos na yung ikot ng gulong. Bumigay yung kanyang torque drive dahil sa kalumaan. Paano masabi? So, nagulat pa nga yung may-ari mga lods dahil nga nung nilagay niya raw dito ay tumatakbo ng maayos pero apugak-pugak nga lang. Wow naman! Wow! Wow! Pero hindi niya alam ay nahirap dahil nga baguhan lang nagmumotor yung customer. So, ating ipapaliwanag mga lods, no? Kasi itong ating torque drive o itong clutch bell nabibengkong talaga to mga lods, no? So alam to ng mga matagal na ano, mekaniko ano. Itong clutch bell natin mga lods, sa sobrang init ito bumibigay to, nabibengkong to. Tama. So makikita natin ayos yung bilog nya kapag bago pa, no? Pero pansin nyo, subukan yung tignan kapag binabaktas ng mekaniko. Yung ating clutch bell, o ito, itong hawak ko. Itong clutch bell na to, nabibengkong dito, hindi lang dito sa labas, kundi dito rin sa loob. Bumibigay ito, nauuka. So, kaya ang ginagawa ng mga ibang nagtuturno, yung kanilang stock o yung standard na bell, ay pinipix nila to. Pinagdidikit nila yung panlabas niya at saka panloob. O kahit mapapansin niyo yung mga racing na ano, parts, racing parts na clutch bell, solid talaga to. Solid. So solid to. So ito sa katagalan mga lods, no, sa katagalan to na ano to, nabibengkong talaga to. Itong bilog niya na to. So, hindi lang napapansin nung may-ari kasi nga kailan lang to dumating sa kanya. Pero may napag, siguro nasabi din nung may-ari na ganun na dati yun. Kasi nung napunta tayo doon sa ano, sa bahay nila, may nagtanong sa kanya kung bakit daw bengkong. Eh, dati na daw yun.
So ngayon niya lang din napansin. So pinaliwanag ko sa kanya, hindi pa siya, hindi siya iniwala nung una, pero siguro sinabi din nung may-ari ng motor na dating may-ari. So yun nga. So bumili tayo, pero ano lang siya, aftermarket, kasi mahal yung kanyang stock o yung genuine parts nito. 2+. So ito 1+ to. So set na siya mga lods, oh. Asi. Ayan. Clutch housing o clutch lining assembly, kasama na pati clutch bell, kasama lining, tapos yung kanyang torque. Kasi nga ito, kung mapapansin niyo, papakita ko sa inyo, nakakoso din siya ng ano, center spring. So ibig sabihin, kinargahan to dati. Sana all. So alam na nung dating may-ari na ganun na. Kasi nakaano siya, nakakoso. Ayan. Ipapakita ko sa inyo mga lods mamaya, kasi pumunta ko dun sa bahay yung may-ari ng motor. Wala siya dun, nagburas daw ng mani. Nag-ani ng mani. So papakita ko sa inyo yung kanyang clutch bell kung ano nangyari. Bengkong siya mga lods. Kumbaga eto ano na to, eh, yung kanyang dati, parang kwadrado ba nangyari. So dahil nga nagtono tayo, yung dating UP niya nadagdagan. Hindi kumbaga dito na siya inabot sa shop. Gago. Kasi nga hindi naman niya napapatakdo ng maayos itong motor, kasi nga pupugak-pugak. So hindi bumigay nung hinahawakan niya, kasi nga pupugak-pugak, hindi niya na i-top speed. Tama. So yun. Pagdating dito, naayos natin, natanggal natin yung pugak-pugak niya. So, nung ating sinubukan, ayun. Nadali. So, ayun. So, papalitan na natin mga lods, no? So, babalikan ko yung mamaya para ipakita natin yung kanyang dating clutch bell tsaka clutch lining assembly. So, dyan muna kayo mga lods. A few moments later. So, yun mga lods, no? So, nasalpak na natin yung kanyang clutch lining, asi, kasama ng bell. So, nalinis natin bago natin sila salalpak. Ayan. So, linisan din natin yung kanyang CVT housing o yung cover bago natin siya salpak, kasi kinuha ng may-ari yung kanyang battery. Sinalpak niya dun sa kabilang motor niya, yung Rusi. Ginamit niya ng dalawang battery. So, wala pa siyang battery mga lods. So, pwede naman natin siyang pandarin, pero sa kick. So, ito nga ang nangyari mga lods, no? So, ito kaya, nung pagkandar natin itong motor, siyempre, bengkong to, kapag maandar na yung makina niya, ito, mahagod na rin itong kanyang gulong. So, tumatakbo na rin yung kanyang gulong. So, kapag hindi siya naka-center stand, pagkandar na pagkandar ng kanyang starter, tumatakbo na siya. Kasi nga, bengkong to mga lods. Itong clutch bell niya. So, dapat may play siyang ganyan, no? Ayan. Kaso, ang nangyari doon, sa pagkakabengkong nito, pag ikot nitong crankshaft, umiikot na rin yung kanyang gulong, kasi nga nakadikit na siya kagad. Ayan. Ayan. So lahat naman no, mga lods, no, kahit yung genuine parts o kahit yung mga racing parts o itong mga aftermarket, pag tumagal, nabebengkong talaga itong mga lods. Hindi man dito sa labas, sa loob nabebengkong siya mga lods, kasi nga sa init kasi itong lining, itong clutch bell na to. Ito yung talagang pumipiga dun sa clutch lining. So parang ito yung pumipiga. So umiinit talaga to.
Ayan. Bikin motor dati pangasan. Bikin motor dati pangasan. Bikin motor dati pangasan. Sana all. Ayan yung ano. Yung buraot. Baliw ka yata eh. Okay, yun mga lods no. So, yung stop natin kanina kasi may nangiisturbo. Nangiisturbo yung chain ko. Chain ko, nakabatch ko. So, yun mga lods no. So, yun nga yung paliwanag natin doon mga lods no. Darating at darating, naiinit to. Lalo na kapag lalo mong ay araw-araw mong ginagamit. Kaya yung mga racing parts na pang CBT, ang ginagawa nila, tinatanggal din nila yun kapag katapos ng karera. Kasi nga, ganoon din ang nangyayari noon. Kasi birita na nangyayari doon. Kaya mas maganda pa rin kapag genuine parts ang ginamit mo kapag pang araw-araw mong ginagamit. So, yun. So, kaya sa atin mga lods, ang pinalitan lang natin, center spring tsaka clutch line, ay clutch spring dun sa ating motor. Kasi hindi naman tayo nakipagkarera. Nakapang touring lang tayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sabagay, ganun na din yung akin. Kasi, magsi-six years na rin eh. Bengkong-bengkong na rin pero maliliit pa lang siya. Nauka-uka na rin yung kanyan dito. Uka-uka. So, ayun nga. Dito na inabot sa ating shop na talagang nayupi na to. Kasi nung nagtutono na tayo, tapos pagka-under na, tumatakbo na siya. Kapag ini-start mo yung kanyang starter, tumatakbo na siya kaagad. Kasi nga, nakakapit na to. So, yun yung paliwanag doon mga lods, no? So, pagdating nung may-ari mga lods, papakuha ko sa kanya yung kanyang, tinanggal natin yung kanyang, yung ating replace para makita nyo kung paano yung bengkong niya. Ayan, so, yun mga lods. So, salpak na natin yung kanyang side cover, tapos subukan natin andarin mga lods. So, dyan muna kayo. A few moments later. So, yun mga lods, no? Okay. So, nasalpak na natin lahat. Nasalpak na natin yung kanyang side cover o CBT cover. Okay, so subukan natin siyang andarin mga lods. So, yun, mga lods. So, tingnan natin yung kanyang bulong. Ayan, o. So, okay na siya mga lods. Gago! Oh, ito. Ayan o. Meron na siyang play. So, hindi na siya umagod. Hindi umagod yung kanyang gulong kapag ka na-under yung kanyang engine. Siyempre, napalitan na ng bago eh. Diba? Sana all. Paba naman eh. Okay, so yun mga lods. So, dyan muna kayo mga lods, no? Tantayin lang natin may-ari. Tapos ipapadala natin yung kanyang yung ating pinalitan na clutch lining assembly. So, dyan muna kayo mga lods. Balagyan ko kayo. A few moments later. Okay.
So yun mga lods, no? So ito yung nangyari. Tignan nyo naman yung pagkakabengkong yun, yung clutch bell. Tapos nadali niya rin yung kanyang plate ng kanyang lining, yung clutch lining. Ayan, no? Dahil sa katagalan na hindi nagpapa-CVT, tsaka talagang luma na rin to mga lods. Ayan yung patunay mga lods na sa sobrang init. Ayan na yung nangyari sa kanya. Kasi nag-blue na siya na nangingitim na parang sunog. Ayan, no? Ayan. Okay lang kayo. So yun mga lods. So okay na yung Miosol. Ayan si Uncle. Di nakasusi.